Magkakaroon po kami ng konting story na itatell sa kanila about kay God, tsaka testimony na rin po, tsaka feeding program. Kami naman po yung mga taga-INHS or Abuyo National High School, MacArthur National High School, at Balacobi National High School. Kami po ay naka-task doon sa Buntay Riverside. So, ganun din po yung gagawin namin. Magkita ng stories, mag-gather ng mga students, and we will present some presentations like mga action songs, ganun po. So, sa ngayon po, nagpe-prepare pa kami. Sila ng magluluto po kasi kami ng arroz caldo. So, yung may chicken po yun. Opo. So, ayan po, andito po sila. So, yan po si Auntie Marie Vic. Siya po yung nagturo sa amin kung paano lutuin yung pinakamasarap na arroz caldo sa buong mundo. So, ngayon po, nagpe-prepare po kami para sa gagawin naming outreach mamaya, na kung saan nahati po kami sa dalawang grupo. Yung grupong po yun ay sa Riverside ng Buntay. At kami naman po is yung mga taga-AA ay na-assign sa Seaside ng Buntay, na kung saan mamaya kapag naluto na to, eh papakainin namin yung mga bata na mga malnourished. O yung mga kulang sa at magsishare din po kami sa kanila ng mga word ni God at saka some testimonies po na kung gaano ka-great si God sa aming buhay. Tsaka para sa ngayon po, magluluto po yung chef cook namin na si Sherlyn ng arroz caldo. At masarap po siyang magluto sapagkat yung father niya po ay isang chef na kung saan minana ni Sherlyn ang pagiging chef at pagiging masarap siya magluto. Yun na yun. So, yung mga ingredients ng arroz caldo, ano yun? Ano po? Yung chicken, tsaka carrots po, tsaka meron po tayo dito garlic, tsaka onion, tsaka ano pa yung English ng ginger, luya, tsaka carrots, tsaka meron doon string beans, sitaw. Tsaka magic syrup, may bagyubins, tsaka salt. Siyempre yung salt hindi mawawala sapagkat ito yung nagbibigay ng lasa. Okay. Yan po si Ria May, taga AA din po yan. Yung nag, ano pa tawag sa talaga yung bagyu beans? Yung nag-chop-chop ng bagyu beans. Taka si Sherlyn, yung chef cook namin. Yung pumapangalawa kay Auntie Marie Vic. Tapos yan ako po. Ako pumapangatlo. Pero sa totoo lang po, ako yung pinakauna. Hindi yan si, si Aubrey, tsaka si Rinalu. Isa po kami sa napabilang sa mga beneficiary sa project ng Elmi Church, or we call it the HFCDC, the Hope for the Future Child Development Center. So mamaya, tuturuan po kami ni Auntie Marie Vic kung paano lulutuin ang arroz caldo. Dahil si Auntie Marie Vic po ay masarap na masarap magluto ng ulam. Tsaka magkain. Ito na po ang procedure ng arroz caldo. Dahil pang maramihan ito, isang malaking kaldero ba sa Tagalog yun, ang ginagamit namin. Nilagyan ng cooking oil. Pinainit yung cooking oil. Tapos, pagkainit na, ilagay yung slasto na. Garlic. Okay. At saka luya. Luya ako na ha. Ginger. First.
So, yan na nga po. So, Auntie Maribee, hello! Hi! Nandito po kayo sa aking channel, Mika Effect. Like, so, and like comment. And subscribe! Subscribe ha! Subscribe!